Lasing! Cardo. Naipasok mo na palang mga tanod sila, Cardo, ah. Oh, Berting, nakausap na namin sila ni Kapitan at pumayag naman silang tulungan tayo. Napakagandang balita nito. Umalis na nga sila tanggol. Nadagdag ang pansiguridad natin. Ay, oh, tuloy-tuloy na mong katahimikan dito sa lugar natin. Maraming salamat po sa inyo. Salamat, Cardo, ah. Maraming salamat sa inyo lahat. Wala yun, Berting. Pinabalik lang namin sa inyo ang kabuti ang nagawa niyo sa amin. Tita, nanay ko po pala. Virgie Arevalo, nakikiramay po kami, Mrs. Tess. Salamat po. Sayang, wala ako palagi sa tabi ng anak ko. Naging maayos naman ba ang lahat? Maayos naman ang buong bayan, tahimik. Sabi nga ni Kaloy, yung mga grupo lang daw ni Tanggo lang nanggugulo dito. Hindi ng mga taong labas na sinubukang saktan si Bubbles. Oo naman, manager. Hindi tayo titigil pagro-ronda dito. Para kung sakasakaling bumalik sila, tuturuan natin sila ng leksyon na hindi nila makakalimutan. Wala akong pakialam kung anong palakid ang masasagupan ninyo. Ang kailangan ko ay resulta. Kailangan mahanap ng mga taong yon para mahanap ang mga kayamanang ibinaon ni Yamasita. Aldo, basta gawin nyo na lang pinag-usapan. Makakaasa kayo, senyor. Alam mo, mabuti akong kaibigan, pero masama ang kaaway. Ano po ang sadyaan ninyo? Flora, gusto ko lang po sanang humingi ng tawad sa ito sa masakit na nasabi ko nung nakaraan. Hindi ko kayo maintindihan. Bakit kayo humingi ng tawad? Nakakahiyaman po. Ang laki po kasi ng kasalanan ko sa inyo, Lola Flora. Kay Margie, lalo na kay Mangkanor at sa buong nasasakupan ko. Mayor, anong ibig niyo sabihin? Alam ko po na sinaktan ni Brandon Cabrera si Mangkanor. At hindi rin po totoo na binlockmail ni Mangkanor si Brandon Cabrera. Pero hindi po yan ang sinabi ninyo sa mga reporter. Napilitan nga ako eh. Lola Flora, tinakot po din ako. Let me tell you about the progress of this mining operations. Hindi lamang millions ang pinag-uusapan natin dito, General. Billions. Let me hear your mind. Go on. Kagaya ng proposal mo, General, kailangan natin ng mas maraming manpower. Nagtataka lang ako, Mr. Apolito. Bakit sa akin ka hihingi ng additional manpower? Pareho lang tayong pwedeng dispatch sa Hilig Cabrera, General. Bukas makalama. Pwedeng wala na akong silbi sa kanya. Anong patutunguhan ang sinasabi mo? Bago pa mangyari yon, General Terante, kailangan hunahan natin siya. Pero makikipaglaro muna tayo kay Cabrera. Magpapayaman muna tayo. Kaya kailangan ko ng kakampi at kailangan mo ang tulong ko. Madaling bilugin ang ulo ni Cabrera, General. Paano mo gagawin yan? Iba ang ide-declare ko kay Cabrera sa paghahatian nating dalawa. I like the way you think. May laman pala ang utak mo maliban sa hangin. Pareho lamang tayo, General. Dahil ayoko makipagsosyo sa taong walang utak. Well, I have to go, Mr. Aponito. You will know my answer very soon. Huwag niyo hayaang makaligtas si Aponito. Oh, yes, sir! Thank you.
Hindi mo pa pala ako kilala, Terante. Kung meron kang dapat katakutan, hindi si Cabrera o kahit sino man. Demonyo ka lang. Ako si Satanas. At ako si Kamatayan. Ano naman po ang sinabi sa inyo ni Mayor Adonis? Yung pang-i-snatch na nangyari sa'yo, hindi lang simpleng pang-i-snatch yun. Yun ay banta. Kung hindi niya babawiin. Ang sinabi niya tungkol sa mga Cabrera, mapapahamak ang lalo. Naku, sinasabi ko na nga ba eh. Hindi basta-basta babaliktad yan si Mayor Adonis ng walang rason. Naku, Lola Flora, ang problema kung ano-ano po ang nasabi ko sa kanya. Lola Flora, ano po kaya ang dapat kong gawin? Huwag ka na mag-alala. Si Mayor na daw ang gagawa ng paraan para maiayos ang maling nagawa niya. Sana ganito kadali panatilihin ang kapayapaan ng buong bansa. Paronda-ronda lang eh, nababandayan mo na ang lahat ng nasasakupan mo. Sana nga ganun lang kasimple, General Bora. Pero mahirap talaga ito magawa. Lalo na ako mga taong pinagkakatiwala. Ito pala mismo ang magtatraitor sa'yo. Patawarin mo ako sa mga masasakit na paratang ko sa'yo. Na wala kang kwentang opisyal, na kurap ka, na bayaran ka. Hindi ka dapat mag-sorry, Margie. Naiintindihan naman kita eh. Wala ka naman talagang alam. Kung alam ko lang, hindi dapat kita tinalikuran. Pati yung matagal na nating pagkakaibigan. Sana kasi sinabi mo sa akin kaagad eh. Natakot kasi ako para sa'yo eh. Nagawa nila akong takutin. Pero hindi na ngayon. Lalabanan ko si Brandon Cabrera. Yan na po ako. Teka, hintay mo na to. Napahit parang ang dami naman yan. Pupunta ka sa burol ni Jordan. Oh, dali mo na ito. Para sa mga kasamahan mo to. Umabarang sa'yo. Teddy, sigurado ka ba dito? Gagamitin mo na yung totoong pangalan mo? Bakit ko pa itatago yun? Alam na nila na ako si Juan Vertad. Alam mo hindi nagbibiro si Cabrera sa pagbanta sa buhay mo? Alam ko, pero itutuloy ko yung laban. Dami nito ah. Galante ngayon si Hipolito dahil nabawasan ang kaaway. Thank you, Omar. Oh, para thank sa'yo. Albo! Susunod ating assignment ay ang pagkuha ng mas maraming tauhan. Kailangan talaga natin gawin yun, Homer. Dahil kapag nilaman ng otoridad na tayo talaga gumawa nung kay Terante, gera na. Did you call General Terante's office? Yes, sir. Sinubukan rin siyang tawagan ng assistant niya. Hindi talaga siya makontak. He was supposed to give me updates last night. Siya ang may hawak ng protection money natin galing sa gambling lords at drug lords. Hindi kaya tayo takbo nun. Hindi niya gagawin yun. Not to me. Sino gumawa nito? Dapat tayong unang haharap sa media. Na-inform ko na sila, sir. Papunta na sila. Anong lugar to? Ba't nandito si General Terante? Well, it looks like nakakuha ng lead si General Terante na nandito ang Vendetta. Baka dito ang hideout nila. Lalabas din naman ngayon. Kapag nakarating na sa kanila mangyayari sa pamilya ni Aliana. It is with regret that I announce that si General Alejandro Terante ay natagpuang patay sa lugar na ito. Si General was an ally and a dedicated official. Katuwag siya na aking pamahalaan sa pagtuguyod ng kapayapaan sa bansa. Dona Flora! Bago pong balita sa TV, ito po! Ano?
Ayon sa mga otoridad, paghihiganti ang isa sa mga posibleng motibo ng grupong Vendetta para salakayin at paslangin si General Alejandro Terante na inatake na nga noong una ng nasabing grupo. Matatanda ang nagkaroon ng operasyon ng mga tauhan ni General Terante sa pinagtataguan noon ng Vendetta sa Baseco kung saan sila ay nakatakas. Alam ko nag-aalala kayo sa pagkamatay ni Terante. Mahuhuli din natin ang Vendetta. Oh, Renato, but something is not right. Bakit subukot si Terante na wala siyang kasamang polis? Sabi sa report, Mr. President, ay private army ni Terante ang ginamit niya. Again, my point. Kaya ako sinilagay sa pwestong yan ay para magamit ang manpower and resources at his disposal. But he chose to do it unofficially. Well, if you allow me, Mr. President, may connection pa ako sa National Defense Agency na dating hawak ko. I can be on top of the investigation. Well, do what you can, Renato. I need answers. I want you to bear in mind na you were carefully chosen to work on the case of General Terante's death. At pinili kayo dahil kayo ang pinakamahuhusay sa inyong hanay. Inaasahan ng Presidente na gagawin niyo ang lahat para makuha niyo rin ang lahat ng detalye sa kasong ito. And I will be on top of this investigation. I was assigned by the President. Is that clear? Yes, sir. At siguraduhin ninyo na lahat ng mahukuhan niyong leads at impormasyon tungkol sa kasong ito ay direkta ninyong re-report sa akin. Is that clear? Yes, sir. Kayo may adjourn. Sir! Akshay! Oh! Sisihin mo, mister mo! Kasalanan niya lahat to. Umayap kayo! Mawalan niyo ako! Wala akong kasalanan! Mawalan niyo ako! Teddy! Teddy, tulungan mo! Akshay! Pakawalan niyo ang asawa ko! Ako may atraso sa inyo! Parang hawa niyo na! Ano ka sa... Angie! Ganyan talaga, Wanderdan. Sa huli, ang pagsisisi. May tumawag sa akin. Hawak na nila ang mama. Masino ko? Mga tauhan ni President Cabrera. Wala niyo ako! Ayaw kayo! Ma! Migil ka! Kung tumigil lang siya sa paninira kay Lucas Cabrera, hindi sana nangyari ito. Ha? Ano ba ginawa ni Mama sa kanila? Tsaka bakit siya? Padapat ako yun eh. Ako'y kumakalaban sa kanila eh. Wala kinalaman si Mama dito. Wala kang kasalanan, anak. Tatamay pa tuloy kayo ng mama mo dahil sa ginawa kong lapag kay Cabrera. Bakit ka nandito? Ako si Virgie. Wala akong kasalanan. Pero malamang dahil ito sa asawa ko. Journalist siya, nagsusulat laban kay Cabrera. Hindi ka rin naman pala na iba eh. Alam mo, ginamit ka lang nila para lang maturuan ng leksyon ang asawa mo. Pa, ano nang gagawin natin ngayon? Itutuloy kong laban para sa kapadan ng mama mo. Ako rin po. Kaya hayaan niyo na ako tumulong para kay mama. Kaisa ako sa laban mo. Ano kaya magiging buhay ko pagkatapos nito? Wala na akong asawa, wala na akong anak. Wala na akong babalikan, Romulo. Pareho lang naman tayo. Nag-iisa na rin ako sa buhay. Ang Vendetta ang tinuturing kong pamilya. Ako din naman. Kaya nga, pag natapos ang misyon natin, kahit natapos na, magkita-kita pa rin tayo. Ano binabalak mo? Babalik ka ba sa serbisyo? Hindi ko alam kung makakabalik pa ako, Romulo. Sana. Ano man mangyari, kasama pa rin tayo. Sana nga magkita-kita pa rin tayo. Probinsyano, di urong kahit dehado, pag sumipat asintado.